Dapat ihinto ng Pilipinas ang mga provokasyon at pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nang tanungin sa pahayag ni Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo. Giit ni Anyo, dapat agad nang paalisin sa Pilipinas ang mga nasa Chinese Embassy na lumalabag sa batas ng bansa at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ginawa ni Anyo ang pahayag dahil sa inilabas ng embahada na umano'y phone conversation sa pagitan ng isang Philippine military official at Chinese diplomat tungkol sa isang sinasabing bagong model deal sa Ayungin Shoal. Batay sa opisyal, paulit-ulit ang pagkakasangkot ng Chinese Embassy sa pagpapakalat ng maling impormasyon kabilang na ang paglabas ng isang peking usapan. Hindi anya ito dapat palampasin ng walang matinding kaparusahan. Apela naman ni Lee ng China, dapat yakin ng Pilipinas na nagagampanan ng Chinese diplomats ng maayos ang kanilang trabaho at hinto ang mga provokasyon. Hindi rin anya dapat magpadalos-dalos ang bansa. At tinawag ding desperado at pikon ang Pilipinas. Samantala, naniniwala ang ilang dating defense officials na ginagamit ng China ang isyong ito upang gibain ang samahan ng militar at maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Ginamit yung wiretapping at in-expose para mag-gain ng propaganda victory laban sa atin. Sinisira yung mga officials involved like the Secretary of National Defense, our National Security Advisor, and very important, yung ating field, yung ating officer na nasa ground, no? Medyo tatamaan yan. Dinidivide niya yung ating mga unmilitary, no? Na meron kayong isang official na nakikipag-usap sa amin. Pero alam niya na hindi binding. Wala sa power ng general. I-commit yung ganun. The general is the implementer of policy. Yeah. The foreign policy is determined by SFA and kanya. Ayon naman kay dating National Security Advisor Clarita Carlos, dapat ding matukoy kung peke nga ba o tunay ang sinasabing usapan. Siguro bago tayo magkomento doon sa content, i-establish muna natin yung integrity at authenticity noong usapan na yun. Batay kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kung may audio recording nga ang Chinese Embassy ng diretsyong pakikipag-usap sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, pag-amin ito sa paglabag sa batas ng Pilipinas at international relations. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.